guys ngayon galing ako kay Wate upang kunin yung gamit na hiningi ko sa kanya. Si Wate kasi ay isa sa may computer shop dito sa Sariaya. So, nakilala ko siya dahil sa papa ko and sa tatay ko. Hindi dahil kay papa, hindi ko siya makikilala. And doon din ako nag-rent, nag-upload, and minsan sa Lucena, pero ayun nga, binigyan niya ako and dapat ko lang siyang pasalamatan sa binigyan niya sa akin. So, ipakita ko lang sa inyo kung ano yung mga binigyan niya sa akin. Ito siya, nasa sako. So, ito yung mga, ano, mga papakita ko sa inyo. Mahilig kasi ako sa mga bigay-bigay. O yung mga. So, next. Alam ba nung nag-aral ako ng computer? Napakahirap kong intindihin yung mga tinuturo sa akin. Pero dahil nga sa impluensya din ng tao, natuto ako. And bumilis din yung pagkakaintindi ko. Dahil syempre, naging inspirasyon ko din yung sinabi sa akin na wala sa anak ni Maduma kapag tapos ng college. So, dinamdam ko yun and then naging challenge sa akin yun. Kaya naman, eto, malaki din yung pasalamat ko sa nagsabing yun. Kundi dahil sa kanya, hindi rin ako makapagpursige ng pag-aaral. At malaki din yung pasalamat ko dahil sa guidance din naman ng nasa taas. Kundi dahil naman sa kanya, yung hinihiling din naman kasi yun. So, nagpe-pray din naman ako kahit naman ako pasaway din sa magulang ko, napapagalitan. Hindi natuutusan sa loob ng bahay. Pero naglalaba ako ng damit ko. Sarili ko din yung damit na nilalabang ko. Alaba ko nga. Basta makusot ko lang siya. Sampay na agad. Banlaw na agad ng 3 beses. Minsan nga ako na yung nakakaubos ng tubig eh. So, ano yan. Dati, malaking bagay sa akin. Yung nag-aaral ako. Yung ano ba yung hard disk. Ilan ang capacity niya. Tapos yung mga ganyan. Yung sinilista ko yan. Tapos yung mga shortcut key. Yan, natuto ko niyo yung mga shortcut key sa pagtatype sa keyboard. Tapos dati, yun, uso pa yung mga bola. Ang ginagawa namin dito, tinatago namin yung bola. Then, dati, ano, paano ba yung yung pagayon nito? Yung ABR, ilang ano siya, may 110, meron siyang 220. Pag nagkamali ka ng kabit, yun, sa 110, putok na yun kasi tayo, 220 yung ano, ginagamit natin. So, mari, pag basta-basta ka na lang, yari ka, putok yan. Pag yung monitor mo, kinabit mo sa ganun-ganun, yari na, shorted na agad. So, dati, gusto ko talaga magkaroon ng computer shop. Repair shop o computer shop, pero, eto, pinipilit ko pa rin. Malay mo, balang araw, mamit akong tao. Bigyan niya ako ng punan. So, gagamitin ko naman kasi 42 years na ako na pag-alagala sa kalye. Pahingi-ingi lang ng mga sirang gamit. Ayan, kagaya ito, bigay ni Wate. So, ano ginagawa ko siya? Iniipon ko siya. Para bang dati nga nung may napasok ako isang mahirap na pamilya. Pero alam mo ba, kung titignan mo yung labas ng bahay nila, parang mandidiri kang pumasok. Pero pag nakapasok ka sa loob, wow, quality. Sa loob pa lang, may refrigerator, kompleto sa appliances, may computer, may washing machine, may refrigerator. Pero yung lahat yun, hindi nagana. So, parang nagkaroon ako ng idea na kahit man nasira ang gamit, kasi mahirap lang talaga kami, kung tutusin mo yung loob ng bahay namin, 13 feet. Yung ito, mula dito, sa kabila, kung susukatin mo siya, 13 feet ito, isang ruler, 12, edi 13 ruler yan. Tapos yung pahalang, 15. Dati lang kasi, wala pa kaming banyo, wala kaming kusina. So, mahirap lang kami yung aming lagayan ng plato nasa labas. So, ito lang yung talagang kusina namin. So, yan. Kaya naman nung nakapasok ako ng bahay, kompleto siya sa gamit. Sabi ko, wow, computer ka. Pero alam ba, nung katawa lang kami, parang lahat ng gamit ko, basurero lang ako, pero lahat ng gamit ko, hindi na gana yan. So, nagkaroon lang ako ng idea. And then, kahit na mga sira-sira yan, iingatan ko pa rin. Kasi gusto ko talaga magkaroon ako ng computer na mabilis. Yun, tsaga-tsaga lang ako.
Yan, so itong mga ito, galing kay Wati yan. So, nagpapasalamat ako kay Wati dahil binigyan niya ako nito. Then, malalaman mo lang na ang ugali ng isang tao, kapag ginalit mo siya, talagang sasabihin niya ang masamang salita. So, doon mo makikilala, sa lahat ng magiging kaibigan mo, may kanya-kanyang kabaitan yan. So, may kanya-kanya ako nga, merong tao na sobrang bigay ng bigay, tapos pagdating ng araw, babauhin ka. So, may mga tao naman na bigay ng bigay, meron namang kala mo naman, sakal ka na, lahat, parang lahat ng, uy, yun to, nagugas naman yung pinggan, ito, ano to. Parang kumapag-utos, parang siya na yung hari o reyna. So, talagang ganun talaga ang buhay. So, siyempre, kailangan mo talagang gawin yun dahil siyempre may natutunan ka. Pumunta ako sa computer shop, kay Wade, kailangan makikisama ka, makikibagay ka. Alin mo din yung mood. Kung pwede ba makikisaktak ng, o makikabit ng kuryente ng cellphone. Charge, siyempre, gagamayin mo din yung tao eh. So, siguro kung ako yung technician na ano, palahingi, ang dami ko ng, although talagang palahingi ako. So, kung sinagad ko yun, bansag ako na, ano yan, palahingi yan, ganun. So, yung mga ano, kaya nga nagdano ako, nagbablog ako eh. Dahil hinihintay ko na nga lang, may comment sa akin, magsabi sa akin, oy putang ina mo ka, ano yan, mandulo ko yan, oy putang ina mo ka, sinira mo yung computer ko, ay putang ina yan, ano yan, mandulo ko yan, ganun yan. So, kaya nga nakapublic, so, hindi ko na nga ine-edit yung aking thumbnail, kung ano itsura ko, yun na yun eh. So, wala naman. So, ano ba, salamat sa nagbigay. And then, sinikwento ko lang yung buhay ko na anong meron ako. So, dito ko na po tinatapos yung vlog na to. And, ano ba, gusto mo mag-comment ng masama o mabuti, pabor po sa akin yun. Pwede ka po mag-comment ng anong gusto mo isabihin. So, like at dislike, pabor po sa akin yun. So, ang hirap po magkaroon ng views. So, nagpapasalamat ako kapag mayroon nag-view sa akin. Isang views lang. Salamat na sa akin yun. Malaking beneficio na po sa akin yun. Pabor na pabor ko yun. And dito lang po tinatapos ang vlog. And bye for now. See you the next vlog. And yun lang. So, hirap talaga magsalita. Ayan. So, may bago akong PLDT na telepono. And so lang. Yan. Salamat po sa binigay mo sa akin. Balang araw makapag-inuman din tayo.